Hi, welcome back to our channel. It's just me today, Erikson, because I'm going to feature my collection of Air Jordan 1s. I started collecting Air Jordan 1s just last March after watching several videos of YouTube vloggers featuring their sneaker collection. I decided to collect Air Jordan 1 simply because I like how it looks and how I like how it looks with most of my clothes, my outfits. I don't consider myself a hardcore collector. At most, I'm a casual collector because I only buy at retail price from the Nike stores, either physical store or online stores. I don't buy from resellers. I don't have anything against the resellers, but I just can't afford buying from them because the prices for resale of Air Jordan 1s range from double the retail price up to hundreds of thousands of pesos. In fact, the Nike and Dior collaboration, I think now costs 280,000 pesos. Hindi ko kaya yon, so I'm not going to buy those pairs of shoes. Also, not because there's a new release I buy. Sometimes I don't have a basis, but pagpunta ko sa store, if I like the shoes, I buy it. Although it's not really my usual color. Pero naman, minsan kahit gusto ko yung shoes, pag nakita ko, tapos wala ako sa mood, nagtitipid ako, hindi ko rin siya binibili. So, I don't consider myself an authority on this. I'm just going to share with you my humble collection. I think I just have 6 pairs now. I plan to buy another one soon. Depending on the availability, I'm going to show you the 6 pairs that I have. I'm going to tell you a little background of the purchase, and I'll also tell you where I bought it. Let's start. Yeah. So, story behind the first purchase. Tatandaan ko, March 20 pa yon. After researching on Google, nalaman ko na meron palang Jordan Manila. So, yung Jordan Manila pa, nasa BGC, so malapit sa amin. So, niyaya ko si Ranji. Sabi ko, tara, tingnan natin kung anong meron. Actually, alam ko na, online, may nakikita na ako na kung ano yung latest release that time. Ang latest release that time was the white, yellow, and black combinations. Unfortunately, wala yung dun sa store nung nagpunta kami. Pero si Ranji, meron siyang size niya. So, siya yung nakabili. Pero, pinapatago niya sa akin yung shoes niya na yun. Ito siya. So, hindi pa rin niya nagagamit kasi nasa akin. So, ito. So, University Yellow ang tawag nila sa shade ng yellow na to. Then the white and the black. So, yun yung itsura niya. So, ito usually yung tag sa dila ng, ano, sa tang ng Air Jordan 1. So, si Jordan tapos si Air dyan. Pero dun sa mga OG, I think ang nakalagay dyan, Nike Air na tag. So, medyo defeated ako that time kasi sabi ko, shucks, yun yung gusto kong color tapos wala ako. Buti na lang may ibang available. And since first time, medyo na-excite ako, dalawang pairs agad yung nabili ko. So ang shoes na nabili ko is actually a low-cut version of the Air Jordan 1. But this time, the colorway for this is University Blue. Tong shade ng blue na to, they call it University Blue. Black and white. So ito yung meron. So, ganyan yung itsura niya. Same tag pa din siya sa dila, sa tang ng tang. Medyo pangit pakinggan yung tang. So, ito yung color niya. So, maganda din, actually. Tapos, ito naman yung isa. Ang tawag dito, Air Jordan 1 Zoom Air Comfort. Air Jordan 1 Zoom Air Comfort. Ano siya? Suede siya almost all parts except, of course, the sole. And itong swoosh, ano siya, para siyang tela. Tapos sa ibabaw niya, ang finish, para siyang unfinished finish. So bukas siya, unlike the Jordan 1. Tapos yung sa dila niya, ganito yung tag, Zoom Air, instead na si Jordan, or instead na Nike Air. So ganyan yung itsura niya. Actually, maganda siya. Gusto nga ng pamangkin ko nito eh. Sabi niya, between the two daw nga, the one that I originally wanted to buy, saka ito, mas gusto daw niya. Yan lang, ang ano ko kasi dito, ang reservation ko, suede eh. So, mahirap gamitin. Anyway, wala pa naman akong halos nagagamit. Wala pa talaga akong nagagamit sa 6 pairs of Air Jordan 1s that I currently have. So, sa mga kasize ko,
pamain lang sa baba sa comment section. Baka malay nyo, maisipan kong ibenta. My first purchase, again, from Jordan Manila. My next purchase actually came from an online store, parkaccess.com.ph. So sila, I think sila yata ang distributor ng Nike in the Philippines. They own Nike Stadium, Nike Park. Please comment below kung mali yung understanding ko. Pero I think yung Nike na Nike lang na nakikita natin online, I think they don't have physical store. So pag bumili ka dun, they source their stocks from abroad. I bought one from them. Explain ko sa inyo later. But ito kasi, ito yung merong physical store din. In fact, yung aking nabili came from their Nike Park Trinoma branch. This one naman, nakita nyo na yung yellow ni Ranji kanina is a mid-cut version. Yung akin na University Blue is actually low-cut. And this one naman ang kanilang high-cut. Ang tawag dito sa pair na to ay Air Jordan 1 High OG CO JP. JP means Japan. So apparently, nirelease pala to sa Japan. Limited version lang siya actually. So tingnan niyo yung dila niya, ganito. Naka-embroider yung Nike sa kanya. Hindi siya tag. Tapos, the silver portion nung shoes niya, leather. Pero yung gray portion niya, para siyang, hindi siya katulad nung suede nung una kong yung Zoom Air Comfort na pinakita ko. Parang mas, kumbaga kung yung balahibo niya, parang mas fine to. Pero hindi rin siya leather. Para siyang suede, ano pa, suede type din. Tapos yung dila niya, leather. Kasi usually, yung dila nung iba, nylon. So ang colorway niya, neutral gray and metallic silver. So ito siya. Ganda actually. Isa sa mga pwedeng gamitin na ano lang, hindi super casual. Kung gusto niyo gamitin siguro kung naka long sleeves and jeans, pwedeng gamitin. Or even an overcoat. Maganda. Kasi yung color niya medyo formal lang dating. The next Air Jordan 1 that I'm going to feature, ito yung nabili ko from the Nike online store na sinasabi ko sa inyo na nag-source ng stocks nila from abroad. This particular shoes came from Nike Singapore. Nakasulat dun sa receipt na inisyo nila sa akin. This one is a mid-cut also. Ang colorway na to, tawag nila dito is black, white, and tropical twist. So itong medyo mint green na to, ang tawag nila dyan, tropical twist. So the usual, parang the first shoe that I featured, yung University Yellow, saka University Blue. All leather naman siya, except for the tongue. Yung tongue is nylon, and the tag dito, si Jordan pa din. Kasi ito, isa sa mga bagong releases. So I believe this is still available, pero very, ano na, broken sizes na siya. So the next pair, ito yung isa sa mga pinakagusto kong colorway. Kasi medyo classic yung dating. So this one, I got from Nike Park in Glorieta 4. The physical store, nagpunta kami isang beses. I wasn't expecting na meron silang ganito at that time. Hindi ako aware na meron silang nirelease na mga bagong stocks. In fact, for several weeks na nagche-check ako online, parang pareho-pareho pa rin yung mga dating releases pa rin. Siguro feeling ko inuubos nila bago mag-release ng bago. Biglang pagpunta namin doon, sabi ko, check out lang natin kung anong meron. Biglang meron ito. So, natuwa naman ako kasi ang ganda ng color niya eh. Ang tawag dito sa red na to, they call this gym red. So, ang colorway niya is black, white, and gym red. Ang medyo kakaiba dito, yung gym red portion niya, parang yung sinasabi ko sa inyo kanina sa silver, yung silver portion nung ano, Japan version ng Air Jordan 1. Medyo parang suede-ish ang ano niya. Suede-ish. Suede-ish yung feel niya. Pati yung swoosh niya, ganun eh. So, hindi siya leather. Ganda ng color kasi classic na classic yung dating eh. So, yung tongue niya ganun pa din. Kasi new release siya. The last pair I got, actually, I got from Capital. Nagsasearch lang ako ng mga online stores. Nagsasearch ako ng Instagram accounts of
sellers of shoes and of resellers. Tapos I came across Capital. At that time, sale sila. So I got this pair on sale. Ito yung pair na yun. Ang colorway niya is the same, black, white, and gym red. I don't know bakit hindi nakasama yung gray portion sa colorway. Maybe someone can answer me in the comment section below kung bakit ang colorway niya lang is gym red, black, and white, and they don't consider the gray portion. Dinouble check ko dun sa box eh. Wala akong makita na anong color to. Pero it's probably it's just gray. And ang kakaiba dito, meron siyang strap. Ang tawag nila, by the way, ang tawag nila dito, Air Jordan 1 High Fly Ease. Ang ganda rin ng color niya kasi very classic. Although very malapit na malapit dun sa favorite kong Air Jordan 1. Malapit. Pero ang kakaiba lang siya dito sa gray. Tapos meron pang strap. So yung strap niya, ganyan siya. Buksan mo. So meron siyang zipper dyan. And may maluwag siya, ang entrada niya maluwag. Saka ganito, by the way, ito rin natatanggal siya. So hindi na siya sinastrap. Actually, garterized yung ano niya, yung shoestring niya, so to speak. Ito. Tapos nakastrap na lang siya ng ganyan. Ang kaso, since discounted, tapos nung pumunta ako sa physical store para to pick this up, last pair na, may medyo may crease. So may feeling ko nasubukan na to dati ng ibang nag-try bumili. So pero maganda siya, ang ganda ng colorway niya. Again, I got this for a discount. So happy na rin kahit may crease. So sa anim na pairs that I have right now, I think I'm going to use this one first because siya na yung may crease. So hindi na ako masyadong manghihinayang kasi meron na siyang lukot in the first place. Eh medyo OC ako sa mga ganito. So that's my humble collection. 6 pairs pa lang ngayon. I plan to buy more in the future pero depende yan sa budget. I might dispose some of my shoes in favor of colorway na mas gusto ko or mas classic. So, sa mga gustong bumili, pamayin na lang sa comment section. Joke lang. So that's it for now. I hope you liked this video. I hope you finished watching this video. I hope you watched our other videos as well, including the recent ones that we documented our trip to the Maldives. I hope you subscribe to our channel and hit the notification bell so that you get updates when we post new videos or new vlogs about our collections, about our travels, about anything and everything under the sun. So until then, ciao!